ka-showbiz! Welcome back to my channel! Ayan mga ka-showbiz! Nandito na naman tayo sa Kapuso Mo Jessica Soho segment. Ayan, ang kwentong ito ay ating matutunghayan bukas po, gabi ng Linggo. Ang pamagat po ay Stay Strong Zoe Taberna. I'm ready and I'm not afraid anymore. A year ago, I was rushed to the hospital at 2 a.m. because I couldn't walk. I was eventually diagnosed with bone marrow disease, which was later confirmed to be leukemia. The word leukemia scared me. I needed to chop off my hair, which made me very insecure. Ngayon, I realized na hindi ko na dapat ikahiya na kalbo na ako. Gusto ko ibakita na strong ako at kahit anong hirap ang pinagdadaanan ko, kakayanin ko, sabi ni Zoe Taberna. Sabi naman ni Anthony Taberna, ay akala ko wala na akong kinakatakutan pero nung nakita ko yung anak ko na nahihirapan, wala palang tapang-tapang kapag tungkol sa anak. I'm very proud of Zoe. Nakikita naming nahihirapan siya pero nilalabanan niya yung pinagdadaanan niya. Yun ang pinagkukunan namin ng lakas mag-asawa. Kung si Zoe nga lumalaban ng husto, lalo na tayo. Sabi ng ama ni Zoe na si Anthony Taberna. At sabi naman ni Roselle Taberna, at the time na nag-diagnose si Zoe, in denial pa ako, sobrang na-shock kami. Yung pagkakalbo ni Zoe, actually, it was her initiative. Every time na nagigising siya sa hospital, sobrang daming nalulugas na buhok. Siya na ang nagsabi na, Mami, magpakalbo na ako. Napakatapang niyang bata to face the challenges na napagdaanan sa ganitong karamdaman. Ang brave niya na ipakita sa mundo ang kwento niya. Ayan. Ayan mga ka-showbiz, kung bago pa lang po kayo sa channel ko, mag-subscribe na po kayo para po maging updated po kayo sa mga bago kong uploads. Ayan, ang kabuang kwento pong ito ay mapapanood po natin bukas sa Kapuso Mo, Jessica Soho.